magsisimula na sa ating banal na misa. Ang ating pong mga sponsors sa umagang ito ay sina Efren Alcuber and Family. Mapagpalang Pasko sa inyong lahat. Buong puso tayo magpasalamat sa Diyos para sa pinakadakilang handog niya sa atin, ang kanyang bugtong na anak. Nagkatawan tao ang Diyos upang ang lahat ng nararanasan natin ay hindi maging iba sa kanya. Ang ating mga kagalakan at sakit, ang mga pag-asa at takot, ang mga kahinaan at lakas natin, maging panahon nawa ng masayang pagtitipon ang pagdiriwang natin ngayong Pasko. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Magsitayo po lahat.
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mapagpalang Pasko po sa inyong lahat. Merry Christmas po. Christmas po. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Oh,
tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, kami iyong nilikha at sa iyong pagtatangkilik, kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami iyong itinuring na hindi na iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya na totoong may pagkakapuri mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Magalak na sisigaw ang mga naghihintay sa pagdating ng kanilang pinaranabikang Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok o kay gandang masdan ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Siyon, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay, dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Siyon ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang at ang pagliligtas nitong ating Diyos, tiyak na mahahayag. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay ating pong aawitin, kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Kahit sa'y namamalas, tagumpay nang nagliligtas. Kahit sa'y namamalas, tagumpay nang nagliligtas. Umawit ng bagong awit, at sa puon ay ialay. Pagkat iyong gawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo iyong hangad na tagumpay. Kahit saan nagmamalas, tagumpay nang nagliligtas. Kahit saan nagmamalas, tagumpay nang nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito, siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niya tinutupad. Kahit saan tagumpay nang nagliligtas. Kahit saan nagmamalas, tagumpay nang nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay
ay wakas ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yung lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit saan ay namamalas, tagumpay ng napaylas. Kahit saan ay namamalas, tagumpay ng napaylas. Sa saliw ng mga lira, iparinig iyaong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging maalintog. Tugtugin ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan nang puon na ating hari. Kahit saan nagmamalas, tagumpay ng nagmamalas. Kahit saan nagmamalas, tagumpay ng nagmamalas. Nagsalita ang Diyos sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, ngayon siya'y nangungusap sa pamamagitan ng kanyang anak. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak, ay nilikha ng Diyos ang sansinuko, at siya ang itinalaga niyang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din, siya'y higit na di hamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ni hindi niya rin sinabi sa kanino man sa mga anghel, "Ako'y magiging kaniyang ama, at siya'y magiging anak ko." At nang susuguin na ng Diyos ang kaniyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, "Dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lahat. Sana naog na liwanag.
Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan, nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw ay tumatanglaw sa lahat ng tao at dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ng salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ngay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin. Sapagkat siya na, bago pa ako ipanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob. Sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kailanmay walang nakakita sa Diyos. Subalit, ipinakilala siya ng bugtong na anak, siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo po lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at maligayang Pasko po sa inyong lahat. Solidad Club para sa sanggol na isinilang sa araw na ito. Sa pahayag ng Ebanghelyo ayon kay San Juan ay binabaliktanawan natin ang pasimula. Nasa simula pa, nandoon na ang salita. Yung salita, nagkatawang tao. Yung salita ay hindi lang basta salita, kundi nagkaroon ng laman. Nakita, nahawakan, narinig. Ito ang salita. Sabihin niyo nga po, salita. Salita with a capital S. At ito yung ating pong ipinagdiriwang, ating patuloy na pinagninilayan na wala man tayo dito sa mundo, o wala pa tayo dito sa mundo, hindi man natin kilalanin ang salita na nagkatawang tao, pero nananatili siya sa piling natin. At kahit kailan, hindi niya tayo iiwan, kahit kailan, hindi magbabago ang kanyang salita.
at sisikapin niya, no, na lahat tayo sa abot din ng kanyang makakaya ay mapabang hindi lang basta makumbinsi, kundi yung manalig talaga na siya ang magdudulot sa atin ng kaligayahan. So yung sanggol po, no, na isinilang sa bilen na atin pong natutunghayan yung picture, no, yung ini-imagine natin nung panahon, nung unang pagdating, no, yung kanyang pagsilang, nakasama ang mag-asawa si Jose at si Maria, kapiling ang salita. Si Kristo na kanilang pinangalanang Jesus, na talagang magpapaalala ng katuparan ng pangako ng Diyos sa atin. So, balik tayo doon sa bilin. Hindi lang po yan palamuti. Hindi lang po yan dekorasyon. Kundi nagpapaalala na ang pinakasentro ng ating pagdiriwang, pinakasentro ng ating buhay, maging pinakasentro ng ugnayan at relasyon natin ay dapat kay Kristo. Sa mga kasama niyo po mga bata dito, sana muli niyong ipaalala sa kanila kung bakit mayroong ganitong pagdiriwang. Kung bakit marami ang nagsusumikap na magkatipon-tipon ay hindi dahil sa regalo, hindi dahil sa pagkain. Pero pwede rin naman sabihin, bakit may pagkain? Bakit mayroong party? Dahil kay Kristo. Dahil kaya may Pasko ay dahil kay Kristo. Malinaw po ba? Uy. Ano ba? Impatso na ba yan? O kabusugan? O ano na ba? So baka kumain na naman tayo ng todo-todo. No, ang dami-daming pagkain. Pero bakit ka nga ba kumain? Baka nawala na naman sa isipan natin. Kaya nga sinasabi sa atin, hindi kinakailangan magarbo, hindi kinakailangan na maraming marami na para lang may maipost ka sa Facebook, sa social media, ma-flex mo lang, ito yung handa namin. Pero kung wala naman yung pinakadahilan sa puso natin, kung hindi natin tinatanggap si Kristo, baliwala ang lahat ng yan. I-call ko lang yung attention o i-shout out, no, yung mga feeling malungkot sa Paskong ito. Ha? Yung mga feeling lonely, feeling mag-isa. Pinili nyo naman yan mag-isa. Ha? Kayo naman ang nag-decide niyan. Kasi po, pwede ka namang makihalubilo, pwede kang umuwi, pwede kang sumama sa pamilya, pwede kang sumama sa kaibigan. Pero pinili mo mag-isa, edi mag-emote ka. Pero Pasko ngayon, ginugunita natin ang unang pagdating, ang kapanganakan ng Kristo at kaya siya ipinanganak. Hindi lang basta salita, kundi nagkatawang tao para magdulot ng kaligayahan. Kaya hanggat hindi mo tinatanggap si Kristo, walang mangyayari dyan. Hanggat hindi mo tinatanggap si Kristo, hindi ka magkakaroon ng genuine o pure na kaligayahan. Minsan nga, kahit nasa gitna ka ng crowd, kahit nasa kasama mo ang maraming tao, kung wala si Kristo, kung wala ang salita sa ating pagkatao, kahit makipaghalakhakan ka, hindi yan totoo. Eh, ito pa rin, no? Tingnan niyo yung mga katabi ninyo. Walang pera yan, pero masaya yan. Mawawalan ka ng pera, pero magiging masaya. Di ba, mamaya pipila na yung mga bata. Pipila na yung mga bata. Pero masaya. Di ba? Oh. Pero meron naman, mga ang garbo-garbo nga, saya-saya niya, di ba? Pero malungkot. Kasi nga, wala doon sa salita. Kasi hindi nga, sabi ko, hindi lang naman yan palamuti eh. Kailangan natin pakinggan, kailangan natin sundin. Isa buhay ang salita.
Kasi yung mga salita, ito yung mga gabay, ito yung nagbibigay ng buhay sa atin. Iba kinakabahan na nga eh, no? Iba nagtutulog-tulugan. Iba naglalasing-lasingan. Wala namang ininom, pero lasing sininong, bawal pumunta. Kasi nga, nakatuon tayo doon sa mga bagay na panlabas. Pero sana maimulat natin yung mga bata, no? Kasi crucial yun eh. Kung ano yung makasanayan nila, no? At minsan nile-level up nyo rin eh. Nile-level up nyo yung pagdiriwang ng Kapaskuhan na wala naman talaga si Kristo doon sa pagle-level up ninyo. Ibalik nyo pa rin doon sa pinakapundasyon para kung ano man ang matanggap ng mga bata sa araw na ito, maging mapagpasalamat pa rin sila. At salamat kay Kristo na isinilang, kaya sila nakakatanggap din ng pag-ibig mula sa atin, mula sa inyo. So, una tayong minahal ng Diyos, tanggapin mo ang pagmamahal na ito para may maibigay ka rin na pagmamahal. Mahalin mo o tanggapin mo ang pagmamahal ng Diyos para hindi ka man mahalin ng mga tao sa paligid mo, magiging masaya ka at magkakaroon ka pa rin ng kaligayahan. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsilod po ang lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Magsitayo po ang lahat. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinararoonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa banal na araw na ito, dumulog tayo sa Ama, na walang sawang lumilingap at tumutulong sa kanyang bayan. Ang ating itutugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, patuloy nawa kaming maging saksi ng pagkakatawang tao ng anak mo, si Jesus, upang maramdaman ng buong daigdig ang kanyang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng bansa, magkaisa nawa sila sa kanilang magagandang hangarin tungo sa pagkamit ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga hindi kumikilala kay Jesus, masumpungan nawa nila ang liwanag na hatid ng maningning na bituin upang makilala nila ang anak mo, o Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga mag-anak, mamuhay nawa sila bilang mga Kristiyanong mayroong pagmamahal, kagalakan, at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga mahihirap, masumpungan nawa nila ang pag-asa at kagalakang hatid ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit,
ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito ay inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiyo po po ang lahat. Oh,
Manalangin kayo mga kabatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ngayong dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang pakikipagkasundo namin sa iyo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon, ikaw ay ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili, aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mo tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanay. O Jesus, naming mahal, tayo na namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay e hindi ng lahat ng mga pumanaw. Awaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Awaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng papupuri sa gararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggang. Lord, Amen. 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 Tagabiling ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Merry Christmas po. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ipagkaloob mong ang sumilang ngayong tagapagligtas na nagdulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan ay siya rin nawang magkaloob ng muling pagkabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po po lahat. Bilang paghahanda sa ating kapistahan, tayo po ay magkakaroon ng second collection. Ang sulit
Mga paanyaya, sinimula na po natin ang Misa Nobenaryo para sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Soledad. Ito ay hanggang sa 31 ng Disyembre, pagdarasal ng Rosario at Novena sa 5 ng hapon na susundan ng Banal na Misa sa ganap na 6 ng gabi. Sa darating na 30 ng Disyembre ay ang ating pong street dance competition sa barangay na sakop ng ating parokya. Sa 31 ng Disyembre ay ang Manto Festival pagkatapos ng 6 na umaga ng Misa. Mayroon pa rin po tayong Banal na Misa sa 6 ng gabi at sa 8 ng gabi. Unang araw naman ng Enero ay ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos, at kapistahan ng ating parokya. Ang ating pong Banal na Misa sa 9 ng umaga ay pangungunahan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula. Pagkatapos naman ng 6 ng gabi ng Misa ay ang prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Soledad. Mula po sa ating kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong, ang taos-pusong pasasalamat sa ating mas-sponsor na sina Efren Alcuber and Family. Sa lahat na nag-alay ng mga sobre at Christmas balls, maraming salamat po. Maligayang Pasko sa ating lahat. Karagdagan lang po, una ay ang aming pagbati sa inyo na maligayang Pasko sa inyo pong buong pamilya. Mula po dito sa amin sa parokya, komunidad ng Nuestra Señora de la Soledad. Ganun din naman ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa inyo pong lahat ng mga nakiisa sa mga paghahanda at mga gawain natin para sa araw na ito. Yung mga simbang gabi natin, mga simbang gabi sa bawat barangay. Nagsimula tayo noong December 15 at inikot natin ang panunuluyan, ang pagdalaw ng mag-asawang si Maria at si Jose sa bawat komunidad po ng ating parokya. Salamat sa mga barangay chairman, chairwoman, sa mga kagawad po na tumulong para maisaayos po ang lugar na pinagmisahan po natin sa loob ng 9 na gabi. At magpapatuloy po ang pagbisita sa mga barangay sa bukas, December 26, na 6 p.m. ang misa sa mga barangay at 6 p.m. naman po ang misa para sa nobenaryo ng Mahal na Birhen ng Nuestra Señora de la Soledad dito po sa simbahan. Salamat po sa inyong mga alay ng mga Christmas balls at nabuhay po ang ating dekorasyon, ating palamuti, at sa patuloy po ninyong pagsuporta, mga donasyon para sa nalalapit na fiesta o kapistahan po ng ating parokya. So remind po ulit,
January 1 ang Town Fiesta, kumbaga sa probinsya, no? Town Fiesta, Piestang Bayan, January 1. Kaya tipirin ninyo ang handa ninyo sa 31 para mayroong panghanda sa January 1. Ang hindi magse-celebrate at maghahanda sa January 1, magugutom ng buong taon. Di ba ganun daw yung pamahiin, no? Paniniwala. Kaya lahat na lang ng bilog inilagay sa mesa, no? Pero yun ay higit doon sa kung anumang paniniwala, pero pasasalamat natin yun, no? Kaya may fiesta, kaya may handa, dahil gusto natin magpasalamat sa mga naibigay ng biyaya ng Diyos sa atin. At umaasa tayong patuloy pa tayong pagpapalain ng Diyos, ha? So, hindi importante kung ano yung handa, no? Kundi yung meron kang inilagay bilang pagpapasalamat. Maganda na nga rin yun, January 1 ang piyesta natin, no? Tipid na, no? So, kalahati nung hamon, ngayon, yung kalahati sa piyesta. Okay. So, salamat sa mga nag-serve, sa mga sakristan, MBG, kolektora, lectors, lay ministers, yung mga sambayanihan natin na nakapangmasko na. Iba na yung outfit ngayon. Siyempre sa choir natin, no? Salamat sa inyong pagbibigay buhay, pagbibigay sigla sa ating pong liturhiya. O yan na, nakabawi na. Yung mga sakristan na naghihintay ng 20 pesos, sandali lang. Pero salamat po sa lahat ng ministries and organizations po na tumulong at nagkaisa para sa napaka-solemn na pagdiriwang. Sana po naihatid namin sa inyo ang Eucharistia, ang liturhiya ng may malalim na pakahulugan. Maraming maraming salamat po. Magsitayo na ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagbabasbas. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong magkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo ng kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Salamat din po pala sa mga sponsors natin simula po nung simbang gabi at sa mga susunod pa pong mga araw. Maging sa mga nasa online po, maraming salamat sa inyo. At pagpalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagkatapos po ay pwede kayong pumila ng 2 pila para po sa pahalik sa sanggol sa sabsaban. So pipila lang po kayo doon. Merry Christmas po! Oh,
Magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigay.